What is up sa inyo mga kasolid? Welcome back to my channel. So by the way, hopefully safe kayo dyan dahil pandemic. At ako ngayon ay nasa biyahe at may panibagong vlog ito dahil moto vlog. So tinesting ko na din yung aking camera at the same time panibagong input ito sa aking mga vlog. So for today's vlog, ay i-review natin tong bagong convert natin Click 150i, which is pinaconvert natin ng Aerox Mugs. So, by the way, ang pagpapaconvert ay it depends on your own preferences. Kung gusto nyo magpaconvert para sa forma, it's okay. Kung gusto nyo magpaconvert para sa stability ng motorcycle, specifically this Click 150i. So, halika kayo, samahan nyo ako habang tumatakbo tayo dito sa kabaan ng kalsada. I-review natin itong Click 150i converted into Aerox Mugs. Let's go! At yun, syempre sa pagko-convert ng Aerox sa Mugs, bago tayo magsimula, so click the button and subscribe. Pakihit na rin ang ating notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng video natin gagawin. By the way, like what I said earlier, before, sa lahat ng aking mga videos, manoorin nyo dahil hintayin nyo yung aking mga iba pang upload. So sorry dahil ngayon na lang ako nakapag-upload ng video. So nagpa-convert ako ng Aerox Mugs aside sa forma, sa angas na look para sa stability din ng motorcycles dahil ang motorcycle natin ay Click 150, medyo mahaba siya or medyo malapad unlike sa mga other scooter, pero dun sa same cc niya, no, bracket cc niya na 150 cc, so medyo maliit yung kanyang gulong para dun sa kanyang motor. So I decided to convert that particular mugs for me to be able to install a certain wide tire. So most likely that's why yun yung ginawa ko sa kanya, dahil para more traction sa kalsada, specifically dito sa Manila ay maraming malulubak na daan. So ibig sabihin na kapag mas malaki yung traction or kapit ng mismong gulong, automatically based on my research, no, so mas malilesen yung tagtag niya. So when it comes to stability ng harapan, no, mas maganda siya unlike before, hindi na siya ganun ka kumikiling sa mga white lines specifically sa kalsada, no. So yun yung unang reason, no. And then syempre before pa lang na nag-umpisa ako ng mag-motor ay automatically ay nagko-convert ako or pinapa-convert ko or else kino-customize natin yung motorcycle natin. Syempre ang pagko-customize ay based lang yun sa own preferences, at syempre para din naman sa ikagaganda, at the same time para din yun sa what do you call this, mga tumitingin, no. Siyempre pag maraming nagagandahan sa motor mo, siyempre magiging proud ka as a owner of a motorcycle. Okay, papakita ko itong clip. Ito yung clip na yun. Yan. Actually binabawasan siya. Later on ipapakita ko yung a glimpse of a process kung paano siya ginawa for you to be able to have a certain idea kung paano siya gagawin. So papakita muna natin kung paano siya ginawa, a glimpse of a video kung paano siya ginawa. So tignan natin, and pati yung differences ng gulong niya kapag na-convert na. Okay, so let's go. Ayan, so dito sa part na to hindi pa siya na-convert, so but still binabaklas na yan. And then by the way nabili ko pala yung mugs online, and nagkakalaga siya ng 1.5, so almost 2 months lang siya nagamit, so wala naman siyang bengko, kaya goods na goods. So dito sa part na to ay tinotorno na yung bandang halapan, yung nilalagyan disc. And by the way, ito na yung naka-testing na nakakabit na yung disc, wala, ay from Shopee. Okay, so dito sa part na to, likuran na yan, pinabawasan siya. So again, malalaman kung may bengkong yung nabili mong second hand dahil tinotorno, at the same time umiikot yan. Dito, medyo binabawasan lang yung swing arm. Okay, dito sa part na to, yan, papapalitan ko na ng gulong. Ginamit ko muna yung stock. So, hopefully dito sa part na to ay makikita yung differences ng
kapal nila, no? Okay yan, medyo likod na yan, medyo makapal na at medyo lumapad na. Okay, at this point of time, nakikabit na. Ayan yung comparison. So, wala masyado kapag sa video, pero meron akong comparison sa stock. Okay? By the way, shoutout sa JJQ Machine Shop. So, doon ko siya pinagawa, although binawasan siya. Okay, so, but still, again, nagustuhan ko yung output at yung pagkakatapos ng pagkakagawa nilang malinis. Actually, nagkaroon siya ng konting problema habang pagkatapos gawin, and then binalik ko naman sa JJQ Machine Shop. Yun lang, meron lang konting binago, pero okay naman siya as a whole, no? At saka matagal ko na rin siyang ginagamit, nagagamit ko na siya pang pang ride, nasubukan ko na siya actually, no? So at napakaganda, hindi siya ganun katagtag unlike before, hindi rin siya sumasayad, no? Kaya depende lang sa preferences kung magpapa-convert ka, huwag masyadong malaki para hindi siya bumagal, no? Kung gusto mong malaki, papalit ka ng CVT o ng panggilid. So ganun lang po kasimple. Okay, kung ayaw mo naman magpa-convert, hindi kita sa ini-encourage, hindi rin kita dinidiscourage. It's your own choice and your own preferences. Okay, so hopefully at this point of time ay umabot kayo, and hopefully makita nyo yung process kung paano ginagawa. Okay? Okay, by the way, Selvin TV nga pala, para dyan sa mga bago nating subscribers. So hopefully makapag-enjoy kayo sa lahat ng videos. So although paiba-iba, merong motovlog, merong Ironman, at merong mga DIY. So support lang, and tignan natin kung ano yung pinakamagandang content at kung ano yung pinaka magandang video dyan, no? So again, supporta lang para continuous ang ating video. So okay, siguro hanggang dito na lang muna. So just wait for more videos. Click the button again and subscribe para sa hindi pa na-click. I'm out.